Huwag na huwag mo itong gagawin sa mismong araw ng lunar eclipse, lalong-lalo na ngayong April 8, 2024. Marami ang nag-aalala at ang iba ay natatakot sapagkat may paparating na eclipse at ito ay pinaniniwalaan nila na magdudulot ng sunod-sunod na kamalasan. Ang Bungsoy po ay mayroong paniniwala sa tuwing sumasapit ang eclipse ay mayroon tayong hindi dapat natin ginagawa sapagkat maaari itong magdulot ng kamalasan sa atin. Ngunit, maaari tayong maglagay ng mga pampaswerte at pangontra bago pa po sumapit ang eclipse. Kung ang eclipse ay April 8, maaari tayong maglagay ng April 1 pa lang. Ilagay na natin sa tahanan natin ang mga pampaswerte at pangontra para po sa paparating na eclipse. Dahil bawal na po kayong maglagay ng pangontra at pangakit ng swerte sa mismong araw at oras na ginaganap ang eclipse. Hindi na po magdudulot ng swerte yon, magdudulot na yon ng hindi ka nais-nais na resulta. Ito po ay ayon sa Bungsoy. At pag-uusapan din po natin dito, ang US former president na tumingin sa eclipse noong 2017, ano nga ba ang nangyari sa kanya matapos siyang tumingin sa eclipse? So tumingin po siya ng direkta, tinanggal niya ang kanyang salamin at tumingin siya sa langit. Tiningnan niya po ang nagaganap na eclipse. At siya po ay binalaan na kapag ginawa niya iyon, ay sunod-sunod na kamalasan ang mangyayari sa kanya. Ang US former president na ito ay napakayaman po. Kaya hindi ko akalain na dadanasin niya ang mga bad luck sa buhay. Isa sa pinakamalas na hindi mo dapat ginagawa sa tuwing nagaganap ang eclipse ay ang pagtingin ng direkta sa nagaganap na eclipse. Ang ibig sabihin, ang direktang pagtingin sa langit habang nagaganap ang eclipse. Ngunit kung kayo ay titingin sa inyong television o kahit sa ang platform ay pwede po yun. Ang pinakamalas po at magdudulot ng 7 years of bad luck ay ang direkta ninyong pagtingin sa langit at kayo ay lumabas pa ng inyong tahanan para lang tingnan ang nagaganap na eclipse. Ito po ay pinaniniwalaan na nagdudulot ng 7 years of bad luck. Maihan tulad po ito sa US former president na tumingin po sa eclipse noong 2017. Siya po ay kilala, maaari niyo pong isearch ang kanyang pangalan, presidente na tumingin sa eclipse noong 2017. At ito po ang nangyari sa kanya. Tumingin po siya sa eclipse, siya po ay binalaan na huwag niya pong gawin na direktang tumingin, ngunit siya po ay tumingin ng direkta. Pagdating po ng 2019, siya po ay na-impeach. At hindi na niya naipagpatuloy ang kanyang pagtakbo bilang presidente ng US. At hanggang ngayon, ang kanyang kaso ay tuloy-tuloy. Maaari po natin maihalang tulad na ang mga malas na naidudulot sa atin, tayo po ang magdadala, tayo po ang mahihirapan, tayo ang magdadala ng mga kamalasang maidudulot ng hindi natin pagsunod sa mga paniniwala na maaaring magdulot ng kamalasan sa atin. Ito po ay halimbawa na mayroong mga inauspicious energies na nangyayari sa tuwing nagaganap ang eclipse. Kung kayo po ay hindi naman astrologer o hindi naman kabilang sa inyong hanap buhay o trabaho ang pag-aaral ng ating mundo, araw at buwan, eh huwag po kayong direktang tumingin. Huwag maglalagay ng pampaswerte at pangontra sa araw ng mismong eclipse. Sapagkat aakit na po yan ng mga malas na enerhiya at hindi ka nais-nais ang magiging resulta niyan. Susunod na bawal, bawal po ang kumain o magluto sa mismong araw ng eclipse. Ang ibig ko po sabihin, kung kayo po ay kakain sa mismo
Nagaganap ang eclipse po. Para po ito sa nagaganap na eclipse. Ilang minuto o segundo lamang po ang tinatagal ng eclipse. Kaya't huwag po tayong kakain at magluluto sa mga minuto o sa mga oras na nagaganap ang eclipse. Pag natapos na po ang eclipse, pwede na po kayong kumain. Sa mismong araw lamang po, sa mismong oras o sa mismong segundo, huwag po kayong kakain. At mag-stay po kayo sa loob ng inyong tahanan. Ritual na umakit ng swerte at maaari natin itong ilagay bago pa sumapit ang eclipse. Kumuha ng 3 dahon ng laurel at 3 piraso ng coins. Ito ay ilalagay natin sa pulang lalagyan. Kung meron kayong red pouch, ilagay po ninyo. At kung wala naman ay pwede ang pulang tela. Ibalot nyo po sa pulang tela ang 3 dahon ng laurel at ang 3 coins. Ilagay sa living room. Pag natapos po ang eclipse, ilipat nyo po sa southeast area yan. Habang tayo ay naghihintay o nag-aabang sa eclipse, ilagay po muna natin yan sa living room. Ililipat natin yan sa southeast kapag natapos na po ang eclipse. At hindi po natin yan aalisin, maliban na lamang kung masisira ang dahon ng laurel. Kapag nasira po ang dahon ng laurel, ipapausok po natin yan sa ating tahanan at ang coin sa ilalagay natin sa ating mga money bowl o mga wealth bowl para po manatili sa atin ang naakit nating swerte at magsisilbi rin po yung proteksyon para sa ating mga wealth. At sunod, ritual po para sa mga inauspicious energies na maaaring maidulot ng gaganaping eclipse. Kumuha po kayo ng asin. Ilagay niyo po sa clear na lalagyan. Kailangan po clear na lalagyan. Ilagay niyo po ang asin. At ilalagay ninyo yan sa likod ng inyong pintuan. Pati ang inyong bintana, lalagyan ninyo ng asin. Walang takip. Ang lahat ng pinto ninyo, lagyan ninyo sa likod ng asin. Paging ang main entrance ninyo, kung meron pa kayong terrace sa harap, lagyan nyo po. Mas maigi na naprotektado tayo. Ang lahat ng sulok ng ating tahanan na madidilim at bihirang mapuntahan, siguraduhin ninyo na malalagyan ninyo ng asin. Ganon din ang inyong mga banyo. Maglagay po kayo ng asin dahil hindi natin alam kung gaano karaming negative energies ang maaaring maidulot ng eclipse. Mas maigi na naprotektado ang ating tahanan, ganun din ang ating mga negosyo. Kung meron po kayong tindahan o anumang negosyo meron kayo, maglagay po kayo ng asin, ilagay ninyo sa clear na lalagyan, pwedeng plastic, pwede ninyong isabit, ilagay nyo po yan dyan at huwag ninyong aalisin hanggat hindi natatapos ang April. Para po doon sa mga inauspicious energies na maiiwan sa paligid, mas maganda nang protektado tayo dahil mahihirapan tayo kung may maiiwang negative energies sa ating area. Ang bawat tahanan ay po pwede pong maglagay. Asin po ang gamitin natin sapagkat ang asin ay nagmumula po sa earth. Soul cleansing ritual. Ang ritual na ito ay ginagawa kapag natapos na ang eclipse. Dahil maaari may mga naiwang inauspicious energies at pumasok ito sa ating tahanan. Ito po ang gagawin. Kumuha ng asin. Magmumula po kayo sa loob ng inyong tahanan. Maglapag po kayo ng ilang butil ng asin. Sa mga sulok-sulok ng inyong tahanan, walisin po ninyo. Wawalisin po. Walisin natin papunta sa labas ng inyong front door. Bakit po papalabas, hindi papasok? Sapagkat inaalis natin sa ating tahanan ang mga inauspicious energies na maaaring nandyan. Kapag nailabas na natin sa ating front door yan, doon natin dadakutin. Kung meron po kayong terrace sa labas ng inyong front door o kung anumang meron kayo, pwede rin po ninyong dalhin ang asin doon para maigather niya ang lahat ng inauspicious energies na maaaring nandun. Ngunit dadakutin po yan. Siguraduhin ninyo na yan ay dadakutin po ninyo at itatabo ninyo sa basurahan malayo sa inyo para mailayo ninyo sa inyo ang mga negative energies na maaaring naiwan. At pag natapos natin ang soul cleansing ritual, magsindi tayo ng insenso.
12 pieces po ng insenso, magsindi tayo. Pwede po natin itong gawin ng kung anong araw man tatapat, pwede po, pwede tanghali, huwag na natin gawin kung hapon na. Hindi na po cleansing pagdating ng hapon, iba na pong ritual yun. So ang oras natin ay hanggang 11 ng umaga, pwede pong gawin yan. Kung alauna na po, huwag na po kayong gumawa ng incense ritual po na 12 beses, huwag nyo na pong gawin kung alauna na. Bukas nyo na lang yan gawin, pwede naman po yan. Kasi po, ibang ritual na po pagkahapon na. Okay? May mga ritual po na ginagawa at bawat oras po ay may iba't ibang meaning po yan. So, kung cleansing po hanggang 11 po ng umaga, pwede. Pag lumagpas na po ng 11, bukas nyo na lang po ituloy, pwede naman yon. Huwag nyo pong itutuloy kung hapon na. Sapagkat iba na po yon. Ang mga ritual na ating ginagawa sa tuwing sumasapit ang eclipse ay maaari pong makatulong sa atin. Tandaan po natin mabuti ang mga ritual na ito ay nagmula po sa mga paniniwala at ang mga taong nakaranas na ng bad luck mula po sa hindi pagsunod. Kaya't ipinapaalala palagi sa atin ng mga pamahiin at mga paniniwala na dapat tayong umiwas sapagkat hindi na natin mababago kapag tayo ay tinamaan na ng bad luck o ng inauspicious energies dahil sa hindi natin pagsunod. Tayo po ang aani. Tayo mismo ang maaapektuhan ng mga bad luck o mga inauspicious energies na maaaring na-attract natin. Kaya dapat po mag-ingat po tayo palagi at wala namang masamang sumunod, lalong-lalo na kung tayo mismo ang nakasalalay. Buhay natin o kalagayan natin sa buhay ang nakataya. Mas mahalaga po na tayo ay ligtas. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Sa aking mga subscriber po, maraming maraming salamat. Sana po sumunod po kayo sapagkat ang eclipse po ngayong 2024 ay kakaiba at maaari itong magdulot ng grabing kamalasan. Mas maganda na po ang sumunod kaysa mapahamak.